Nanghuli kami ng mga hito sa ilog para gawin naming ulam at syempre, pagpulutan na rin. Nandito na nga kami sa aming destinasyon. Ito na ang ilog kung saan kami mangunguha ng mga hito. Medyo malayo pala to sa aming lugar. Kailangan pa naming maglakad ng isang oras bago makarating dito. Kaya sa puntong ito, nagsimula na kaming lumangoy at sumisid para maghanap ng mga hito. Dito pala kami naghahanap sa mga gilid-gilid. Dito kasi sila nagtatago. Maya-maya pa ay nakapana na si Tiryo. Dito lang pala sila nagtatago sa madamong parte ng ilog. Mabuti na lang napakalinaw ng tubig ngayon. Kaya mabilis namin silang nakikita. Magandang manghuli ng hito ngayon. Mababaw lang kasi ang tubig dito at mainit na rin ang panahon. Kahit nakababad kami sa tubig ay hindi kami nilalamig. Nakahuli din kami dito ng snake turtle. Dito ay patuloy lang kami naghahanap sa mga gilid-gilid, madamo at mabatong parte ng ilog. Hindi namin namamalayan ay madami na pala kaming nahuli. Nahihirapan pala kami nitong ipasok sa bote. Napakadulas kasi ng katawan nito. Kaya kumuha kami ng matibay na tali at isinabit na lang ito. Sa puntong ito ay umahon na kami sa tubig. At ibinitin ko na itong mga hito sa tali. Bago kami tuluyang umuwi ay nagbabad muna kami sa tubig. Malayo pa kasi ang lalakbayin namin pauwi. At trick na rin ang araw. Kaya sa puntong ito ay dali-dali na kaming naglakad. Pagdating namin sa bahay ay agad namin itong inilagay sa planggana. At nilagyan namin ito ng abo. Ito pala ang gagamitin namin para maalis ang dulas ng mga hito. Pagkatapos nga niyan ay agad namin itong nilamas-lamas. Napakadali lang palang maalis yung dulas ng mga hito kapag abo yung ginamit. Pagkatapos niyan ay pinagtatanggal na namin ang mga palikpik nito. Dahil napakasakit nito kapag natusok. Ayan, hugasan na natin itong mga hito. At naalis na rin pala namin ang mga hasang nito. Pagkatapos niyan ay nilagyan namin ito ng maraming asin. At nilamas-lamas at hugasan ulit para siguradong malinis. Pagkatapos niyan ay hinati lang namin ito sa dalawa. At inalis na rin namin ang mga bituka nito. Kailangan talagang alisin lahat ng laman loob nito. Syempre, alam mo na para wala kang pagdududa. Eto na, malinis na ang mga hito na ito. Pwedeng-pwede na itong lutuin. Kaya sinimulan ko nang maggayat ng sibuyas. Bawang. At luya. Mas maraming luya, mas maganda. Ito kasi ang makakaalis na lansa dito sa mga hito. Pagkatapos niyan ay magkayod na tayo ng niyog at pigayin na rin natin. Ito na, mag-isa na tayo ng luya at bawang at paghalo-haluin natin. At isunod na rin natin itong sibuyas at paghalo-haluin natin hanggang sa mag-aroma ito. Ilagay na rin natin itong mga hito sa kawali at gisahin lang natin ng saglit para kumapit ang ating mga pampalasa. Ilagay na rin natin itong toyo ng jowa mo at isunod na rin natin itong suka. Para mapapikit ka sa sarap. Lagyan na rin natin ng maraming paminta at takpan lang natin ng saglit. Eto na, luktokunta na, sanlunok. Eto talaga ang sangkap na magpapasarap, ang gata. Lagyan na rin natin ng dahon ng laurel at takpan ulit natin. Maya-maya pa, eto na ang itsura. Pwede na natin itong lagyan ng sili. Depende sa inyo kung gaano karami. Maglagay din tayo ng kaunting asukal para mas lalong sumarap. At eto na, pwedeng-pwede na itong hanguin. Eto na ang hito na adobo sa gata. Ay, sinasabi ko sa iyo, tropa, sa amoy pa lang ay siguradong maglalaway ka na sa sarap. Pati bahaw ng kapitbahay, siguradong madadamay. Eto na, naglabas na ako ng kanin para matikman na namin itong hito. Takam na kasi kami at gutom na rin. Kaya hindi na namin ito palalagpasin. Titikman na namin itong hito. Eto na, subo na agad. Hop! Grabe, napakasarap talaga mga tropa. Sumunod na rin itong si Tiryo. Gigil na sa sarap. Eto naman si Pantit, nakahabol pa. Napatumbs up na lang sa sarap. Buti na lang nakahabol pa si Umat, sabay tikim. Napatumbs up na lang sa sarap.